Minsan na silang nag-viral dahil sa kanilang mga katawan at aba kahit na pandemya ayaw nilang magpaawat. Sila ang mga igorot o mga katutubong millennial na nakikipagsabayan ngayon sa makabagong panahon. Alamin natin kung ano ang mga kwento ng mga binansagang igorot hati. Tandaan niyo pa ba sila? Sila lang naman ang mga nagpakilig at nagpainit sa nanlalamig na puso noon ng mga turistang babae at mga beki sa Baguio City. Ang original igorot hotties na sina Kelvin, John Ray, Jessen, Kaiser at Renz Lu. Isa daw sila sa ultimate attraction noon tuwing panagbenga festival. Pero alam nyo ba na bago sila? Kilala ng matitikas at matitipuno ang mga igorot. Trademark na ito ng kanilang mga ninuno. Traditional na kultura ng mga igorot, nakasuot sila ng bahag, ano? Kaya't litaw na litaw ang kanilang katawan. Traditional ding lipunan nila, sila ay mga magsasaka, so nagtatrabaho ng husto, kaya't kahit hindi sila mag-gym, mag-ensayo, talagang nagbubuhat sila ng mabibigat, nagiging matipuno ang kanilang katawan. Kilala ang mga igorot bilang mga katutubong naninirahan sa mga kabundukan ng Cordillera Region. Bagamat simple ang kanilang pamumuhay, natural daw silang matapang at palaban na nakaukit na sa ating kasaysayan. Ilang beses na sinikap ng mga Kastila na sakupin ang kanilang teritoryo dahil napapabalitang mayaman sa ginto ang mga lugar na ito. Pero dahil sila ay mga mandirigma, naitaboy nila ang mga Kastila. Ang mga kababayan nating igorot mula dito sa Cordillera Region sa Norte, ngayon ay tumatawid na ang kapalaran mula sa mga bulubundukin tungo sa sibilisasyon. At nakikipagsabayan na rin sila, hindi lamang sa mga taga-syudad, kundi sa buong mundo. Patunay dyan ang mga pangalang Chris Samuel Defin, Edward Folayang, Kevin Belingon, Gigi Eustacio, Danny Kingad, at Jason Baucas na kapwa nagbigay parangal na sa ating bansa. Mga certified igorots na idolo pagdating sa sports at dahil sa inspirasyong dala ng kapwa mga igorot. Jose Arnold Chalice from Mountain Province, proud igorot. Isa si Arnie sa makabagong igorot na may mataas na pangarap. Ang makilala din balang araw bilang isang mahusay na igorot boxer at arm wrestler sa bansa. Pumasok sa isip ko, subukan ko kaya to. Tapos nung sinubukan ko hanggang nagtuloy-tuloy na, hanggang lumalaban na ako sa ibang lugar, nanalo ng gold medal. Sa pagiging fit at bodybuilder naman gustong may mapatunayan ang igorot na si Jer. Ako si Jerry Okyadan, ang kankanari ng Mountain Province. Naniniwala si Jer na isa sa kayamanan niya bilang isang igorot ay ang pagiging malusog at malakas. Kaya may tip siya sa mga gustong maging fit. Kumain kayo ng mga gulay, gulay dapat ang kainin, at iwasan yung mga processed food. 35! Businessman from the summer capital of the Philippines! Alam nyo bang hindi rin sila nagpapahuli pagdating sa mga Bucon? Sina Roderick Salvador, John Raspado at Kelvin Vicente ay iilan lang sa mga naging pambato ng Pilipinas na proud igorot. At gaya nila, isang igorot ngayon ang handang ilaban ang kanyang tribo para maiuwi ang titulo. My name is RG Falisong,
representing the only province that has an English name, Mountain Province. Sabi nila, yung mga igorot, pag sumali ng pageant, meron kayong tinatarget na category. Ano yon? Yung mga naunang sumasali kasi sa pageant, ma'am, ay yung mga lagi nilang nakukuha yung title na best in body or swimwear, mga ganyan. Kaya para sa amin, it's a big challenge for us to, para makuha mo yung title kasi parang pagkadinig mo na igorot ay yan. Expect nila na maganda yung katawan mo, ma'am. Good luck sa international pageant. Go Mountain Province! Yes, ma'am. Laban. Laban tayo. Napansin ko na ang mga batang igorot ngayon ay nagbabago na rin dahil lumalawak na ang mga ambisyon nila sa buhay. Ano ang mga ambisyon ng batang igorot ngayon? Madaming magustong mag-doktor, mag-pilot, mag-engineer or architect, ma'am. At open sa lahat na sa talents, lahat na, ma'am. Bukod sa kanilang Adonis na katawan, talented din ang mga igorot. Hindi nagpapatalo sa pagsayaw at kahit sa musika, abay talagang sila ang bumibida. Mula sa puso ang hanging inilalabas ni Elmo tuwing siya ay nagpaplauta. Musika ng mensahe ay pagkakaisa. Ako po si Elmo Lorenzo Inso Jr. mula sa tribu ng mga Ibaloy dito sa Bingo. Ako po bilang isang igorot ay alam ko na makikilala ako bilang isang mahusay na flutman worldwide. So palagay mo, itong nag-viral na video na ito, parang kontribusyon na rin ng mga igorot sa mundo, hindi ba? Gusto kong i-share sa mga kapwang igorot. So profesyon na talaga. Opo. Para sa mga bagong magte-trending na mga igorot hotties na sina Elmo. Jer. Arnie at RJ. Ito na ang kanilang panahon para sila naman ang makilala. Mabago man ang kanilang mga suot at estado sa buhay, makamit man nila ang pangarap at inaasam na tagumpay. Iisa lang ang para sa kanila'y sigurado. Hinding-hindi nila tatalikuran ng kanilang pinagmulan dahil mula noon hanggang ngayon, sila'y proud to be igorot.